Good day everyone! For today's video, ang topic natin is all about the step-by-step process and kung ano yung magiging, kung magkano ang aabutin kapag nagpa-student to NonPro. So here's my NonPro driver license and I have here notes para mag-guide tayo. So kung ikaw ay kukuha pa lang ng student permit, okay, kailangan mo munang dumaan sa bagong batas. Yung pinatupad nilang TDC or yung theoretical driving course, which is kailangan mong makomplete yung 15 hours seminar. Okay, saan po ako magti-TDC? Magti-TDC ka sa pinakamalapit na automobile driving school, which is accredited na LTO. Okay, bakit po nagka-TDC? Eh, kasi dati naman wala. Okay, nagka-TDC po kasi ayon sa datos, dumoble yung porsyento ng naaksidente sa motor. So, maraming naaksidente, maraming reckless driver, maraming kamote sa daan. In short, maraming namamatay. Okay? Kaya pinatupad ang TDC. Ang TDC ko po ay 2,000. So, this video, disclaimer lang po ulit, this is based on my experience. So, kung magkaiba tayo ng experience na ginawa, so, na pinagdaanan, so don't judge me, okay? So, yung TDC ko is 2K and may inclusion yon na books or modules. Dun sa books and modules, nandun na lahat. Pati mga reviewer, yung mga tatalakay nyo sa araw-araw. Okay, wag nating isipin na gastos lang yung TDC. Wag nating isipin na dagdag gastos. Instead, isipin natin na dagdag kaalaman. Okay? Kasi, I swear, worth it siya kapag natapos mo dahil magiging defensive driver ka. Magiging doble yung pag-iingat mo sa labas kung ikaw ay nagda-drive. Okay? So, ayun na. Huwag nating isipin na dagdag gastos siya. Okay, ang TDC ay 3 araw. Sa isang araw, 5 hours. Okay? 5 hours. So, pag na-complete mo yung 3 days, naka 15 hours ka na. Okay na yon. Dun sa pang 3rd day ko kasi, okay, sa bawat seminar, meron palang ano, meron exam. Kada exam, kailangan mong makapasa. Paano ka makakapasa? Siyempre, makinig ka. Huwag mong baliwalain yung binayad mong mahal. Diba? So, sa pang 3 days ko, maaga akong dumating, so nagpa-medical muna ako. Okay, yung medical ko is 500 kasi dapat 400 lang. Naging add 100 kasi hindi ko alam yung blood type ko. Sa blood type mo, kung alam mo naman yung blood type mo, mas maganda. Kasi may menos gastos ka talaga. Pero kung hindi mo alam yung blood type mo, please lang magpa-blood type ka at huwag mong huhulaan. Bakit po? Kasi in case na mangyari na wag naman sana mabangga ka at naubusan ka ng dugo, syempre titingnan ng nurse yung driver license mo kung ano yung blood type mo. Tapos ang nakalagay doon A+, pero ang totoo mong dugo ay O+, lalong delikado yung buhay mo. So wag nating huulaan ang ating blood type para rin sa atin yun, okay? So, tips ko pala, bago ka mag-enroll sa TDC, gumawa ka na ng LTO portal mo. Oo. Sa ano lang yun, search mo sa website, LTO portal. So, magre-register ka lang doon. Ilagay mo yung mga tamang information sa'yo. Then, kasi pag wala ka pa nun, merong bayad yun sa LTO, so another bayad ka na naman. Kaya, kung kaya mo namang gawin, or ipagawa mo sa anak mo, pwede yun. Okay? So, ayun lang. Then, 2 months po ang validity ng medical. Okay? Then, after nun, nung nakapag-seminar ka na ng 3 days, pwede ka na mag-proceed dun sa window. Okay? Dun sa window ng LTO. So, bibigyan ka ng form, pipil upan mo, ibabalik mo yung form. Tapos, bibigyan ka nila ng number. Pag binigyan ka na ng number, pwede ka na mag-proceed doon sa loob ng LTO. Then, intayin mo matawag yung pangalan mo dun sa mga window. So, ang una mong pupunan is cashier kasi babayaran mo yung student permit. Yung sa akin is 250. Then, after mo mabayaran yung balik ka sa upuan mo, intayin mo maano yung pangalan mo dun sa
ano, evaluation. Doon sa evaluation, nandun yung fingerprint, nandun yung basic information mo. Yung basic information na nakikita dito, yan. Dito ka rin pipicturan, so ayun lang, yung mga signature mo. So ayun lang, tas balik ka, intayin mo ulit ano yung pangalan mo, matawag, then i-release na nila yung, ano mo, student permit, yung papel. So, 1 month bago ka magpanan pro, okay? Pero kung may pera ka na, pwede ka na magpa-schedule lang PDC, Practical Driving Course, or yung actual driving, okay? Kung may pera ka na, ang bayad doon is another 2K. Yun sa akin yun ah. And then, ang gagawin mo sa PDC, mag-review ka muna. Kasi nagtatanong si instructor doon, may mga tinatanong siya. Ano yung tinatanong niya? Edi tungkol dun sa mga napag-aralan niyo sa seminar. At ang pinakamahalaga doon ay aralin mo rin yung mga parts ng... Kung motor kukunin mo, aralin mo yung parts ng mga motor. Kasi tatanungin niya ng instructor doon sa PDC. Kasi sabi nila, dapat hindi ka lang marunong mag-drive. Dapat may alam ka rin sa mga basic parts ng motor. Kasi paano kung nasiraan ka, tapos walang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. So, alam mo kung ano yung gagawin mo. Diba? May point sila doon. Then, kailangan mo rin dapat makinig. Kasi, tanong ng tanong si instructor dyan eh. Then, kapag during ano na, ang actual driving, lagi mo munang, diba pagkasakay mo ng motor, ayusin mo muna yung side mirror. Kasi tinitingin na niya ni instructor. Then, i-check mo yung lights. Bakit? Kasi, pag trip ni instructor, natanggalin yung lights, at malaman niya kung paano mo, kung anong gagawin mo kung walang lights, kung hindi gumagana yung lights, anong hand signal ang gagawin mo. Titingnan niya kung i-apply mo ba yung natutunan mo sa seminar. So, something na ganun. Okay, and dapat sa pag actual driving, marunong ka sa shifting and braking. Hindi yung basta brake ka, basta shift ka, something na ganun. Tsaka tatanungin ka pala kung manual or automatic yung kaya mong i-drive. So maging honest ka lang. Kasi pag sinabi mo, kasi pag da-drive talaga sa'yo yun, halimbawa nag-automatic ka, tsaka manual, ipagda-drive mo yung automatic tsaka manual. Okay? Then, tips pala, kapag nag-PDC ka, mag-jacket ka tsaka mag-pantalon ka. Then, magdala ka ng bonnet. Kasi kung wala kang dalang bonnet, another bayad na naman, 50. So, sa kanila na yung mga helmet, motor, yung mga accessories sa braso, sa mga tuhod. So, yun, yung mga ganun. So, after 5 days, pwede mo na siyang makuha yung certificate mo ng PDC. At saka hindi ko pala nasabi na ang PDC ay 8 hours. Okay? 4 days yun. Kada araw, 2 hours. So, pag na-complete mo yung 4 days sa na 2 hours, tagto 2 hours, nakakuha ka na ng 8 hours. And, kung nakitaan ka naman ni instructor na marunong ka, pwede niyang gawing 1 hour yun. Based yun sa experience ko. Okay? Based yun sa pinag-PDC-an ko. Then nga pala, after nung umikot sa ano, diba, actual driving, magkakaroon kayo doon ng mga obstacles. Okay? Ang kailangan lang sa obstacle, kailangan lang ng movement ng katawan nyo, movement ng motor, then hindi dapat bumababa yung paa nyo, then hindi nyo nababangga yung code. So, ayun yung magiging basis ng grading nila. Kaya, maging maingat po tayo. So, yun lang. So, based sa experience ko, kinuha ko yung certificate ng PDC ko kapag magna-nonpro para isang lakaran na lang. Then, kapag magpapa-nonpro ka na, mag-review ka. Please lang, mag-review ka kasi mahirap nang bumagsak. Then, sa ano, may binibigay silang module, may reviewer na rin doon pag nag-seminar ka. Kaso, ang prepare ng lahat ay mag-review sa LTO portal. Kasi, sa LTO portal, nandun na yung 2,000 questions. Random yon. Then, 60 lang items na
sasagutan mo. So, ulit-ulitin mo lang yon hanggang sa ma-perfect mo, then hanggang sa makabisa mo yung mga answer, at pwede ka nang mag-take ng non-pro. Something na ganun. Then, kapag kukuha ka na ng non-pro, ang mga requirements ay yung student permit mo, yung valid ID, yung certificate ng PDC mo, at yung medical, which is dapat valid. Valid pa, okay? Okay, so nandun ka na, punta ka sa window, tulad nun sa may PDC. Kuha ka ng form, then fill upan mo yung form, balik mo kay ate, then bibigyan ka ng number. Then kapag nabigyan ka na ng number, pasok ka doon sa may mga upuan, may mga upuan doon. Then, intayin mo ulit na tawag yung pangalan mo. Lalo, ang una mong pupunta is cashier. Ayan. Sa cashier, babayaran mo muna yung examination mo doon, which is 100 pesos. Then, intayin mo ulit matawag ang pangalan mo dahil tatawagin ka ulit sa evaluation, katulad nung sa nauna. Dito naman sa process na to, ang tatanungin sa'yo kung okay ka na ba, kung okay na ba yung itsura mo sa student permit, kung okay na ba yung pirma mo, okay na ba yung fingerprint mo. Kasi kung hindi ka satisfied, pwede nalang baguhin yon, mag-retake ka ng picture mo, tsaka magsisignature ka ulit. So, balik ka na ulit sa upuan mo. Intayin mo matawag ang pangalan mo para naman sa examination. Okay? Sa examination, 48 ang passing score over 60. So, kailangan mo reviewin yung English at Tagalog kasi minsan sa system, naglolo ko kahit pinindot mo Tagalog, ang lumalabas English. Okay? Para panigurado lang tayo. Then, kapag napasa mo na yon, mag-a-actual driving ka ulit. Si LTO officer naman ang mag-o-observe sa'yo. Isang ikot lang yon. So, mas maganda na kung may dala kang motor para hindi ka na magre-rent doon. Kasi kung wala kang dalang motor, magre-rent ka doon ng motor. 150 yon. Pero kung may dala kang motor, okay na yon. Ipapakita mo na lang yung ORCR mo. Ipa-xerox mo kasi dadalhin nila yun. Kailangan mong ibigay yung ORCR mo na xerox. Then, nakapag-actual driving ka na ulit, balik ka na ulit doon sa may mga upuan. Hintayin mo maano yung pangalan mo, matawag, kasi magbabayad ka ulit. Ano yung babayaran mo? Yung license card. Yung eto na, which is 600. Okay, 600. So, hintayin mo ulit matawag yung pangalan mo doon sa may window na releasing card. So, ayun na. Hintay ka lang doon. Pagtapos noon, okay na, tapos na, meron ka na, pwede ka na mag-drive. Keep safe. So, ayan, ang tips ko pala dun sa mga old process na magpapa-non-pro. Yung old process ay yung dati talaga na hindi nakapagpa-non-pro, na gusto magpa-non-pro. Mag-review kayo kasi, mag-review talaga kayo, lalo na sa portal kayo mag-review. Mag-review kayo kasi, once na bumagsak kayo, wala na. Yun yung sabi sa amin. Wala nang pag-asa. May pag-asa ka. Pero, doon ka na sa process. Sa new process ka na. Dadaan ka na sa PDC. PDC, which is yung magastos. Diba? Kaya, sa mga old process, ano na kayo? Mag-review ko lang kayo. Yun lang katapat nun. Tapos, sa mga new process na bumagsak naman, pwede kang mag-retake. Okay? Pag kasi new process, yun yung dumaan sa mga PDC. Pag new process ka, tapos bumagsak ka, pwede ka mag-retake. Basta maghintay ka lang ng 24 hours. Which is another bayad na naman. So, ayun lang. Kaya, mag-review ka lang para hindi ka pabalik-balik para masave mo yung time mo, save money. Diba? So, ayun lang. So, hope you like it. So, hope you like it and may natutunan kayo. Ayan. Kung may mga katanungan pa kayo, comment down below. So, hanggang dito na lang, guys. Thank you. Hey, bye-bye. Ayan po, nakuha na namin ang aming driver license. Hey! Yes, what's up, yo? Thank you, sir! Thank you, sir! Thank you, ate! And dito sa pinaka-pogi, thank you, Sir Joseph!